So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, itong ating topic ngayon, itong ating pag-uusapan ngayon ay related pa din po ukol sa naging pasabog ng Department of Foreign Affairs na itong si former President Rodrigo Roa Duterte pala ay merong napagkasunduang agreement, commitment, secret deal dito sa Chinese government. Kung kaya't nga, 'di ba? Kung magtataka kayo, lagi silang galit na galit sa atin. Lagi tayong winawater cannon, 'di ba? Lagi tayong binabangga ang ships ng mga navy natin. Yun pala, meron din pala silang hugot. Pero anyway, bago tayong mag-jump sa topic na yan, mai-relate ko lang muna, no, kay former President Pinoy at dito kay former Senator Antonio Trillanes. Kasi, di ba, nung panahon ni Duterte, pinagbintangan po nila na itong si former President Pinoy at si former Senator Antonio Trillanes nagbenta daw po ng Spratly Island, ng Scarborough, ng bahaging parte ng West Philippine Sea doon sa Chinese government. So, literal na kinasuhan nga po nila, guys, di ba? Kung matatandaan nyo, itong si Pinoy at itong si Trillanes. But later on, dahil hindi naman po masyadong malalim yung hugot nilang ebidensya, ay ibinasura din po ito ng ombudsman. So, yung pinakapunto ko nga dito, guys, ano kaya yung naging reaction or ano kaya yung initial reaction ng mga Duterte diehard supporter na kung malaman man nila or alam ko naman na alam na nila itong balitang to, kalat na kalat na to sa iba't ibang pahayagan, ano kaya yung naging initial reaction nila na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay mayroong ginawang pagtataksil sa ating bayan. Ito nga, guys, yung commitment niya eh. Basahin natin, ha. Sabi dito, according to the report, China wanted the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. So, meaning to say, antay na lang natin mabulok yung BRP nyo na yan. Diba, total bulok naman din yan. Antay na lang natin yung mabulok. So, may commitment po si Digong na hindi po siya magdadala, guys, ng kahit ni isang building materials para ayusin itong BRP Sierra Madre, which is itong BRP Sierra Madre ay bigay po ito ng mga kano sa atin noong panahon ng World War II. At nung nagkaroon nga ng malalang tension sa panahon ni ERAP dito sa China, and between the Philippines, usaping West Philippine Sea, South China Sea, ipinatapon niya yung BRP Sierra Madre doon sa Yungin Shoal. At doon lang yan, guys, nakaka-steady ngayon kasi hindi naman siya nakakapag-operate para ho maging palatandaan na yung lugar na yan ay atin. So, meron po tayong mga navy doon, which is ang pwede lang pong, ang allowed lang po sa kanila ay magdala ng pagkain, tubig, foods, yan, mga basic needs. Hindi po pwede doon yung mga construction materials para magtayo doon ng base. Bawal po yun. Ito pa nga, guys, sa balita. In turn, China would agree to let only one vessel through during regular rotation and resupply mission to BRP Sierra Madre. Actually, guys, kung nalaman natin to noon, betrayal of public trust tong ginagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. But wala tayong magagawa kasi secret deal nila ito na ngayon inireveal kasi masyado ding nagiging palaban ng ating Pangulo para bawiin ang atin. Kasi nga, ito na po yung time para bigyan niyang pansin, ayusin niya, magtayo tayo ng construction building para, senyalis na atin yan, yung part na yan, pinag-aagawan sa West Philippine Sea. So, magtatayo ng base itong ating Pangulo. Kaya pala galit na galit, itong mga China, lagi tayong winawater cannon, di ba? Binabangga yung ano natin, yung mga Navy natin, PCG natin. Yun pala, meron din silang hugot. Which is yung hugot nila na wala kayong isang salita. Meron kaming agreement ng dating presidente nyo. Ito yun nung meron siyang commitment sa amin. Well, para sa akin, guys, hanggat wala po kayong pinipirmahan, di ba, sinulat talaga na literal na agreement, hindi po magiging agreement yun kung
verbal lang po ito. Di ba kasi sabi din dito, former President Rodrigo Duterte, famous and infamous of promising a pivot to China, had supposedly made understanding. So, pagkakaintindihan lang nila, di ba, na ang Pilipinas daw po ay hindi magdadala ng large-scale building materials sa Ayungin Shoal. So, nagkaroon po sila ng mutual understanding, MU. So, hindi pasok yun, guys, sa agreement, yung verbal. Wala kasi kayong pinirmahan. Kasalanan nyo na yun kung magpauto kayo kay Digong. Ay, tanga-tanga din tong si Digong. Hindi si Digong yung nakaisa sa inyo. Diba? Hindi kayo yung nakaisa kay Digong. Si Digong yung naisahan kayo. Kaya ngayon, wala kayong magagawa kung babawiin man namin yan. Kasi amin yan. Diba? Wala kayong magagawa kung maglagay man dyan ng mga building materials para mag-construct ng structure base. Diba? Wala kayong magagawa kasi wala naman kayong kasunduan sa papel. Diba? Not unless na meron kayong inalagay. Diba? Although yung ginawa ni former President Duterte, kaya nga galit na galit sa atin itong China kasi meron siyang binitawang salita, binitawang agreement, which is ito po yung betrayal of public trust. So ano yung masasabi dito ng mga original na DDS? Kasi guys, pagdataksil to sa ating bayan, hindi man tayo literal na ibinenta ni Digong, pero malapit na sa ganun eh. Kasi inaantay na lang na mabulok ang Sierra Madre. Ano ibig sabihin nun? Pag nabulok ang Sierra Madre, pag lumubog yun, edi kanila na. Diba? So ngayon guys, unti-unti nang nare-reveal yung ginagawang kataksilan ni former President Rodrigo Roa Duterte kung kaya't, di ba, si Sara, si Bongo, si Bato, napakatahimik at saka aggressive din sila every time ng ating Pangulo ay nagkakaroon ng resupply mission doon, ng sandabakbak na barko, pinagtutuunan niya ng pansin ng West Philippine Sea, kaya nga, galit na galit sila. Kasi nga, meron palang agreement, pinoprotektahan nila itong si former President Rodrigo Roa Duterte, which is guys, nakaka-disappoint yung ginawa ni Digong. Bukod sa nagkaroon ng news blocking nung panahon ni former President Duterte, ito na ata yung pinakamalalang ginawa niya. Hindi man tayo binenta, pero ano po yung ibig sabihin nito? Malapit na sa term na binenta. Tapos ngayon ay pagtatanggol nyo pa. Actually, wala akong nakitang nagtatanggol kay Digo ngayon. Kahit mga niisang vloggers, wala pa naman akong nakitang nagtatanggol sa kanya so far. Pero sa comment, may nag-comment na nabasa ko eh. Ito yung sabi. Na-screenshot ko to pag-comment niya mismo. Kasi nagbabasa ako ng comment. Sabi niya, FYI Mima, hindi totoo daw yung balita ng China. So, paninira lang daw yan kay PRRD. Wala silang maipakitang agreement eh. Understanding lang, kumbaga verbal, hindi po yun pasok. Kung maipakita silang agreement doon natin masasabing agreement? Well, totoo. Pero hindi na po namin kasalanan yun. Kasalanan na po ng China yun. Diba? Hindi na po ito kasalanan ni Presidente. Kasalanan na to ng China nang nagpauto sila kay Digong. Tapos sila pa yung may ganang magalit sa atin kasi wala daw tayong sinumpang isang salita, wala daw tayong, palabra de honor. Wala nga silang mailabas na agreement. So may kasalanan dito silang dalawa kasi sila lang naman yung nag-usap. Kaya out of this place dito si President Marcos. Walang kasalanan dito ang ating presidente. 'Di ba? Pinapagtanggol mo pa, mali na nga eh. So 'yun nga, guys. Ano yung comment ng mga DBS dito? 'Di ba? Parang escalation 'to ng ating pagpapaliwanag, ini-escalate niya ako. Ano yung sabi niya ulit? Wala daw agreement. Understanding lang. So MU. Oo nga, MU nga lang eh, pero hindi naman magre-react itong Chinese government kung wala talaga silang malalim na napag-usapan. Although hindi naman po ito, well, antay natin kung may nilabas bang, kung mayroong ilalabas na agreement. Pero ang akin lang naman dito, hindi naman ata magre-react yung Chinese na yan. Kasi, di ba si Digong palaging
pumupunta sa China and nakaban sa European countries itong si Digong. Tama ba ako? European countries, ally, kung saan nandoon yung Amerika, hindi siya pumupunta doon, nakaban siya, di ba? So, kaya nga, si Digong palaging pumupunta sa China, eh di close sila nito. At saka isa pang pinakamalalim na dahilan dito, yung sinabi niya na, kahit gawin niyo na lang kaming probinsya. Tama ba yun? Diba? Anyway, as of the moment, wala pa namang nararinig akong matinong vlogger na nagdidepensa dito sa ginawang, hindi maganda pagtataksil sa bayan ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, sino nga ba yung nagbenta? Diba? Si Trillanes ba? O si Digong? Kayo na yung bahalang mag-comment dyan. So anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.